Sa pagpapatuloy ng pagdinig sa Senado, nasita rin ang mga senador ang libo-libong expired na test kits na binili ng gobyerno. Lumitaw kasi sa investigasyon na higit 300,000 test kits na binili ng procurement service ang hindi na napakinabangan dahil expired ng mga ito. Kinwestiyon tuloy ni Senator Kiko Pangilinan kung bakit 6 na buwan lang ang itinagal ng test kits kahit malinaw daw sa specification ng kontrata na 2 hanggang 3 taon dapat ang itatagal nito. Nadiskubre rin ang mga senador na substandard daw at overpriced sa mga test kit na binili ng PSDBM sa halagang 69,500 pesos kada isa. Sa kanilang pagtaya, posibleng nasa 550 million pesos ang nasayang sa pagbili ng mga ito. Binili na po natin napakaikli ng panahon. Hindi nagamit, nag-expire. Bakit natin binili ng 6 months expiry tapos hindi nagamit, nag-expire? Para tayong nagsusunog ng pera sa gitna ng napakaraming namamatay. The 12 to 24 month expiry period was a pre-pandemic requirement. And as I've said earlier, bago po kasi itong virus na ito, pati yung mga gumagawa ng mga test kits, had to rely on evolving information as to the stability of the test kits. Yan ang sunurang tinig ni Senator Kiko Pangilinan at DOH Secretary Francisco Duque. Nag-isa rin ng mga senador ang external auditor ng formally na si Iluminada Sebial. Gusto kasing busisiin ni Senator Franklin Drilon ang statement of account ng formally dahil duda siya na may itinatagong anomalya ang kumpanya. Pero hindi naman ito masagot ng auditor kaya binalaan siya ng mga senador na sasampahan siya ng reklamo kung hindi niya maisusumite ang mga dokumentong hinihingi ng komite. I am telling you, I will recommend to the committee that we file a complaint against you in the Professional Regulatory Commission for inexcusable negligence in the performance of your duties. Huwag kayong pumayag na maladlag kayo dyan. Sabi na kayo ng totoo para hindi na ilalaglag kayo niyang mga yan eh. You're just parang panakip lang kayo sa kanilang mga ginagawang kabuktutan. Yan ang tinig ni Senator Franklin Drilon at Senator Richard Gordon. Samantala, nasa kustodiya na rin ngayon ng Senate Sergeant at Arms ang isa pang opisyal ng formally na si Lincoln Ong matapos magdesisyon ng mga senador na i-detain siya sa loob ng Senado para personal siyang makadalo sa susunod na hearing sa Biyernes. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.